Isang araw po sa inyong lahat, sa ating pong mga sumusubaybay at tumatangkilik sa ating pong YouTube channel. Narito po ako ngayon para po ibahagi po sa inyo ang panibagong video na ating pong babahagi sa inyo. Tungkol po ito sa wing ban, mga kaibigan, yung pong wing ban ng truck, suso. Suso, puso, rest lang po yan. Ngayon po, meron po ako rito inihanda sa inyong diagramming. I-coconnect po natin yan isa-isa into electrical. And then the hydraulic system, ano po, pagtyagan po ninyo na sundan ang aking pong video at para po malaman at maisa-isa po natin ang tama pong connection nito, aking pong ibabahagi sa inyo. Ito kaya po nating lahat. Yan po mga kaibigan, na-drawing ko na po yung mga parts. Isa-isa po natin yung pong mga parts, mga kaibigan. Una po yung number 1, battery. Kailangan po natin ng battery para po dito sa mga solenoid bulb, ano po, para gumana po itong mga solenoid bulb. Ngayon po, meron din po tayong battery relay. Ito naman po, para naman po dito sa starter. Ito po yung pinakang motor niya. Ito po yung pump. Ito na po yung pressure para po magkaroon ng pressure. Ito, hydraulic system natin. Ano po, ito na po yung output control, galing na po dito sa mga magnetic. Yan, naglagay po tayo ng front boom, saka yung rear boom, ano po, left and right. Ang gagamitin po natin ay puro push button, ano po, yung po kasing nasa original, push button po yun. Naglagay po tayo ng isang push button sa angat, isang push button sa baba, isang push button sa angat, isang push button sa baba. Ayan, meron po yan, magkakasunod, ano po. Kontrolado lang po yan, ganyan. Yan na po yung pinakang switch. Marami pong switch na pwedeng gamitin. Pwede tayong gumamit ng 3-way switch. Ano po? Pwede rin po yung 3-way switch. Yan. 3-way switch, pwede rin po yan. May baba, may taas. Common yung gitna. May baba, may taas, 3-way switch. Pero gagamitan po yan niya ng bago ang tama sa 3-way switch, meron naman po yan na push button. Bago pumasok dito sa 3-way switch. Pero po yan eh, pagka wala pong available nito, kasi ito po yung originality niyan. Pag walang available, pwede naman tayong gumamit ng isang push button saka 3-way switch kung tawagin. Ano po? Ayan, 3-way switch. Ayan, saka isang push button. Ano po mga kaibigan? Pero yan po naman, hindi na po natin gagamitin muna ito. Dito muna po tayo mag-lecture sa push button. Ngayon po mga kaibigan, unahin po muna natin yung linya ng main. Dito muna po tayo sa main para hindi po tayo malito. Ano po, isa-isa po natin dito muna sa main ng electrical. Ayan. Ito na po yung battery. Ayan. Ngayon, since ito po ay wing ban, dapat po pala ito dalawang battery. Dalawa pong battery. Ano po, babaguhin po natin. 24 volts po pala ito. Ayan po mga kaibigan, gumawa po tayo ng dalawang battery kasi ito po pala ay 24 volts sa mga truck. Ayan. Ito na yung positive. Yung negative nandito sa dulo. Negative. Positive. Negative. Positive. Sa main po mga kaibigan, malaking wire yan. Battery cable na po yan. Battery cable na po yung kinukoneksyon natin yan. Ha? Dito na po tayo maglalagay. Ano po? Ayan. Bago po darating yan sa battery relay, meron po yan malaking fusible link. Ayan. Yan po, protection po yan dito. Pag in case grounded na yung starter natin, puputok po itong main. Papunta po yan sa ano, battery relay. Ayan. Yan yung malaking wire ng battery relay. Normally open po yan, ano ngayon. Yan, parang ganyan ang contact niya sa loob. Naka-normally open po siya, no. Ang direction po niyan ay papunta na sa starter. Ito na po yung starter. Ito na po yung motor pump. Motor pump. Yan. Motor pump na po yan, ano. Babaybayin niya po ito. Yan. Ito na po yung supply niya. Malaki. Automatic mga kaibigan. Body ground. Ito na yung body.
Nakapaloob po yan sa ano? Nakapaloob po yan, nasa kahon yan. Malaking kahon po yan, ganyan. Yan. Malaking kahon yan. Para maproteksyonan yung mga wiring sa loob. Ayan. Na-supply na po natin yung motor galing doon sa battery. Ano po? Hindi po siya gagana hanggat hindi po nagkakasupply itong supply. Yung isa pong terminal, yung maliit pong supply ng battery relay, automatic ay negative. Negative siya. Yan, negative. Ito na po yung supply papunta doon sa push button. Yan. Push button. Pabaybay natin yung push button yun. Magkakaroon na po tayo ng connection sa switches. Ano po? Unahin po natin yung sa left side. Ito na po yung switch na una na po. Magkakaroon po tayo dyan ng supply galing dito. Battery relay. Ayan. Ayan na po yung connection niya. Papunta sa ito na po yung pinakang connection. Ito na mga kaibigan yung actual na push button. Ano po? Ito po yung nasa loob ng switches, yung kudrado po ano. May apat na terminal po yan sa loob. Yan. Four-way switch pero push button siya. Isang diin mo, apat yung contact. Yan. Hindi po yun. Ito yung ordinaryong push button na single contact. Ito po yung four-way. Ano po? Kasi mayroon pong common na papasok dalawang common galing doon sa main. Galing din po dito sa relay. Ano po? Iko-connect po muna natin yung galing sa relay. Ano po? Magkakaroon po tayo dyan ng connection. Iko-connect po natin ito. Ito na po yun. Common. Yan. Unahin muna po na natin ito. Ano po? Para hindi po tayo malito. Yan po yung connection. Ito na po yung supply. Kakaroon po tayo ng supply common. Ganun din po sa kabila. Ito, magkakadikit na po siya. Ano? Yan. Pagsasamahin na po natin yan. Nakatap yan. Yan, nakatap na po yan dyan. Yan po, ang direksyon niyan ay papunta yan doon sa itaas ng truck. Ano po, sa may cab ng truck sa unahan. Mayroon pong switch muna yan. Dadaan muna po doon bago pupunta dito. Ano po? Babaybay na po natin. Yan, papunta na doon. Yan, babaybay na po natin. Supply na po ito dito. Battery. Meron po yan dyan fuse na mababa lang po yung amperahe, mga 20 amperes lang po yan, mababa lang po yan. Fuse, magiging fuse po yan, ano po. Pero bago po yan dadaan, kinakat din dyan, ano po, cut. Kasi yan, papunta na po yan sa unahan ng truck. Ano po, switches yan. Yan, switch na yan. Switch. Yan, switch. Ito na po yung sa may harap ng sasakyan. Ano po? Kasi po yan, for example, nasa ibaba na yung switches, merong mga malilikot na kamay ng mga bata, hindi gagana siya hanggat hindi nakaswitch doon sa ibabaw ng cab ng driver side. Ano po? Yan. Kasi po ito, automatic po ito, kahit di mo isusi yung ignition. Hindi kasama mga kaibigan yan sa, ano, sa accessories. Fix live yan kung tawagin. Naka-direct to battery na po yan. Oh. Hindi yan dumana accessories. Direct yan. Battery. Oh. Ayan. O yan na po yan. Supply fuse. Direction niya. Papunta na doon sa switch. Ano po? Ayan. Ito yung magiging positive common niya. Yan sa mga linyang yan. Ano po? Pagka diniinan mo po yan. Oh, for example, ito muna unahin natin. Ano po? Burahin po muna natin itong isa para hindi tayo malito. Papunta sa relay ito eh. Mamaya na po natin ilinya. Yan. Automatic, positive. Positive siya.
Galing po yan sa switch sa taas. Ayan. Galing na sa taas yan. Ngayon, dito tayo sa kabilang banda. Ano po? Pag diniin po natin yan, kasi ito positive, lilipat yan dito. Kasi positive na ito eh. Yan, lilipat yan dyan. Ito na yung magnetic ng left. Left, ano po? Yan, dalawang yan. Yan na ito. Ito yung left. Ito naman yung left-right. Left-right. Pero yung magnetic na yan, ang trabaho niyan, baba-taas yan. Ano po? Ito yung taas. Ito yung baba. Magkakaroon ng reaction kasi ito para magka-lumabas yung pressure yan. Ngayon, para bago natin malitik yan, pag pinaikot natin dito, may isang buga dyan, may isang higop. May isang buga uli, may isang higop. Depende sa magnetic na bubukasan. Ano po? Ayan. Sana nasusundan po ninyo ang ating pong paliwanag kasi medyo ano din po ito, medyo mahirap din pong ano. Mahirap din pong sundan. Pero pagka na isa-isa po natin yan, madali lang po natin tukuyin. Doon sa mga master, mga kaibigan, alam naman lang natin bagayan. Mag-comment na lang tayo. Okay, mga kaibigan, pagpapatuloy po natin. Ayan na. Linyahan na po natin ito. Yan. Galing na yan dito. Magnetic bulb, mga boss, mga sir, ito po ay magnetic. Ito na po yung holding bulb na magnetic. Ano po? Meron po yan dyan mga spool sa loob. Meron yan dyan angat baba. Pagka sinuplayan mo ito, magkakaroon ng reaksyon yung mga spool. Tatagos yan dito sa apat na yan. Meron yan dyan in, meron dyan out. May sanction sa kamerong buga. Ano po? Yung isang wire po dyan mga kaibigan, automatic po yan. Naka-ground na po yan, no? Ground na. Yan, naka-ground na po yan. Dalawang wire po yan. Ano? Naka-ground na po itong isa. O, natapos na po tayo sa isang switch. Ano po? Pag pindot natin yan, magre-react yan. Magre-react agad yan. Pero mga kaibigan, hindi yan bubuga. Bakit ko po nasabi? Wala pong reaction yung starter. Kailangan po magkaroon ng pressure ito. Ito po piston. Ito po tangke. Meron po yan dyan level. Ano po? Yan. May fluid yan dyan na. Ang yung iba ay TF eh. Ang ilalagay. Yung iba naman hydraulic. Meron pong level yan dyan na langis. Ano po? Ayun. Ano po? Paano po gagana yan? Pag pindot natin dito, lilipat dito yung positive. Lalagatik yung magnetic. Pero hindi bubuga yung pressure. Ngayon, sasalubungin natin yan. Para magkaroon yan, lalagyan natin yung supply ito. Ano po? May common din po ito. Ano? Yan. Meron doon po itong supply. Yan, yung dalawang yan. Susupply natin yan. Ganon din po yung itaas. Nakakarbit din po yan dito rin po. Sa supply ng switch sa ulo ng cab. Sa may dashboard. Ano po? Yan, tatagusin natin yan dyan. Magkakaroon tayo ng tapping. Yan. Punta na yan dito. Yan. Sana po narusundan po natin. Ano? Balibalok to yung pagkaka-drawing ko po. Ano? Yan. Lalabas natin yung wire. Kukunik natin dito. Itatap natin yan dyan. Positive din po yung mga kaibigan. Ano po? Yan. Yan po, spring type yan. Meron pong spring yan dyan. Ano po? Spring. Return spring. Hindi pag switch yan, pag bitaw, umaangat po yan. Kaya tinawag na push button. Okay na. Ano po? Paano gagana itong relay para magka-pump ito ngayon? Pag diin po natin ito at four-way switch ito, four-way push button ito, lalabas naman dito yung positive. Tatagos naman po yan dito. Diretso na po yan dito. Ito na po yung
Ito na po yung battery relay. Ano po? Gagana na siya o. Kakaroon na ng reaction. Iikot na. Magkakaroon na ng PSI. Magagana na po yung mga spool niya dito. Lalabas na po yan dyan. Ano po? Wiring muna po tayo mga kaibigan. Ano po? Para masundat po ninyo ako. Yan. Ano po? Kasi pag yung single contact push button lang po, yung one way kung tawagin, pwede rin po yun. Pero gagamit po tayo doon ng apat na diode para hindi bumabalik yung kuryente. Sasama-sama lahat. Meron pong yung tinatawag na control diode, yung way, one way control diode para hindi bumabalik yung kuryente. Kaya po ito yung ginamit natin na four way. Hindi na kailangan ng diode. Ayan, ano po. Ganon din po yan sa kabila. Mangyayari, ano po. Ayan. Tatap po natin itong dalawang natitira. Tatap na po natin yan. Susupplyan po natin yan. Susupplyan na din po natin yan. Ano po? Ayan. Pag dinin po kasi natin yan dyan, at positive ito, automatic yan lahat yan. Takbo. Ano po? Takbo yan sa battery relay. Ayan. Kahit ano pindutin mo dyan, merong lalabas yan dyan na positive. Papunta na po yan sa battery relay. Pindutin mo itong 1, takbo rin dito. Pindutin mo yan 2, takbo rin din yan dito. 3 and 4, ganun din po yung function yan. Kasi, bawat pindut mo po na push button, dapat may reaction yung battery relay. Ito naman ang bumubuga dito sa starter. Ngayon, pag di po natin lagyan supply ito, panilang ang lagatik nitong mga bulb, wala rin pressure yan. Hindi gagana yung mga boom. Ano po mga kaibigan, mga taga-subaybay. Okay na po. Yung common, na ipaliwanag ko na po sa inyo, dako na po tayo sa control. Ngayon, may mga natitirang connection po dyan. Ano po? May natitirang connection dyan. Paliwanag ko po sa inyo. Okay, ano po mga kaibigan? Yung isa, connection na po natin. Ano po? Magnetic one. Yan. Yung isa, automatic body ground. Lagyan na po na natin ng mga body ground lahat. Yan, body ground na ito lahat. Yung mga dulo. Ano naman po yan? Dalawang wire lang yan. Body ground na yan lahat. Yung matitira niyan, control na ano po. Ayan. Guhitan na po natin. Yung first switch. Ayan. First switch. At tapos na pala yung first switch mga kaibigan. Dito na tayo sa second switch. Ito na yan. Ayan, not connected. Ito natin para medyo malinaw. Not connected. Pasok dito sa pangalawang solenoid. Meron na ano po. Gagana na yan dalawang yan. Automatic, pag pinindot mo, meron na rin supply yan dyan. Balik sa relay. Magkakaroon na ng reaction. Magbubuga na yan dyan. Sunod po yung pangatlong switch. Ano po? Yan natitirang connection. Diretso na po yan dito sa isa. Yan. May natitira pa po. Isa. Ayun, nasa dulo. Jump natin. Puntayin na natin dito. Yan. Pasok na yan dito. Okay, ano po mga kaibigan? Nasundan po natin. Kumpleto na po yung switches. Ano po? Kaya ako po nilagyan ng ano, ng mahabang connector, yung fittings. Kasi, may gusto pong sabihin yan. Yung mahaba, pataas. Pwede pong pataas yan. Yung naman maiksi, pababa. Ano po? Dalawa po dyan ang sanction. Yung pabalik, dalawa po yun yung buga. Ano po ang trabaho niyan? Balik-taas lang po yan. Tapos, ang trabaho naman po nito, magbubukas, magsasara. Ito na po yung body holding bag din po. Para pag angat niya, maglalak din siya. Ito na po yung magkukontrol. Ano po? Ngayon, ililinya na po natin yung hydraulic system. Ano po? Kumpleto na po yung kuryente. Oh. Kumpleto na po siya. May fuse na. Ano po? Maglilinyam po muna tayo sa boom. Umpisan po muna natin sa mga boom. Ano po? Huwag muna po dito sa linya. Laging magkasama po yung parehas taas. Ano po? Yan. Fittings yan. Fittings yung kabila. Magkasama po lagi yan. For example, ito na yung wingband. Ano po? Dadaan yan sa ilalim ng chassis. Papunta na po yun dito. Ano po?
kinabit ko na po ano. Yung kabila, ikabit na po din natin. Yan. Nakakabit na ano po. Yung ilalim, ikabit na din po natin para hindi na po tayo palito. Yan, nakakabit na yan. Ngayon, dadaan yan mga kaibigan sa ilalim. Magkakaroon yan ng T-splitter. Yan, kahit saan dyan, pwede kanya magkabit. Bahala kung saan magkabit yung T-splitter. Kung saan naka mas comfortably. Ayan. For example, pinagdadaanan natin ito. Ito pala yung buga, yung mahaba. Pag buga po mga kaibigan, nasa ilalim yan. Jadi ito natin ni kabit. Ayan. Buga yan. Pagka nagkaroon ng pressure yung mga kaibigan, at nandito yung piston ng boom, nandito yung fittings, papasok yung pressure niyan dyan, aangat yan boom na yan pataas. Yan. Sasabay naman itong isa. Papasok yung pressure dyan, sasabay na rin yung isa. Di nakaangat na ano po. Paano natin may bababa yan? Meron tayong switch. For example, ito na yung lagyan natin ng up, down. Yan. Up, down, up, down. Yan, para hindi tayo malito. Ang down dyan mga kaibigan, yung sa itaas, kabit na po natin. Ano? For example, ito na yung fittings. Not connected dyan. Kabit na po natin yung linya. Yan. Kabit na po natin. Taas pa na po yan kasi yung isa niyan, sanction. Pagka bumuga yan dito at pinindot natin yung down, re-release yung holding valve sa loob, re-release yung pressure, babalik yan dito sa high pressure. Yun, para bumaba. Para yung pressure niya, umiikot lang. Parang umiikot lang yung ano niya, yung pressure niya, para sumasama naman yung boom. Yan yung pag-angat baba ng mulibal. Ay, nung ano. Kanyang pakpak. Ano po mga kaibigan? Yan. Dito na po tayo sa isa. Patataasin po natin. Ano? Dito tayo. Linyala po natin. Yan. Ito na po yung hose. Ano po? Oh, fittings. Oh, pag nagka-pressure na yan, aangat na din yan. Nalindo po sa kabila. Ito na yung baba. Sana po nasusundan po natin. Ano, ganyan po yung schematic diagram niya, hydraulic system at saka electrical system. Ano po? Yan. Napakaliwanag po ng aking pong pagtuturo. Ano po mga kaibigan, sana po ay natunghayan po ninyo at nasundan ninyo ang aking pong pagtuturo sa inyo. Ayan po mga kaibigan, natunghayan po ninyo. Ano po? Pagka hindi po gumana, check po lagi ninyo yung switch. Ano po? Yan. Kasi pinanggagalingan niyan laging sa switch. Tapos, babay-bay niyan. May fuse po lagi yan. Ano po? Yan. Meron po yung fuse lagi. Yan. May fuse din po yung main. Dalawa po ang magiging fuse dyan. Ano po mga kaibigan? Yan. Magkaroon po yung dalawang ito. Yan. Maraming salamat po at natunghayan po ninyo. Magandang araw sa iyo, CJ Ifana. Ang tanong mo ay, Sir, sa wiring ng van truck po, paano po mag-wiring sa truck at troubleshoot? Ayaw po gumana sa susi. Ah, yun pala ang tanong mo. Ano? Ang una pong gagawin mo niyan, kasi ayaw gumana sa susi, is tingin mo muna yung battery kung may karga siyempre. Kung may karga yung battery. Ngayon, punta ka na dun sa main fuse. Meron po yung tinatawag na fuse link, yung mga matataas na amperahe. Kung anong sasakyan niyan, meron pong malaking box yan, malalaki ang mga fuse yan. Yan ang first step mo titingnan. Pag natingnan mo malakas naman ang battery, punta ka na doon sa main fuse. Meron pong second fuse yan. Akyat ka na doon sa ibaba kung truck yan. Ano? Doon po sa may right side ng ano, pilante, meron pong fuse doon. Meron din po yan dyan na fixed leg galing sa susian. Ano po? Ang color niya na siguro mga pure na white. Number 12 yan galing sa ilalim. Pag natingnan doon sa susian, galing po yung dun sa main fuse box sa ilalim,
sumuot ka dun sa may ilalim, minsan nasa may taliliran ng battery, pero karamihan niya nandun sa may cap, sa ilalim, yung chassis, meron yan dun. Tingnan mo dun, meron mga fuse dun. Matataas ang ampirahe nun. Pagka buo yun, akit ka na dun sa taas. Bago pupunta ng CCN yun, papasok muna yan sa fuse, yun muna i-check mo yung maliliit. Ano? Kung gusto mo naman, makasiguro ka, kumuha ka ng test light, buksan mo yung ignition switch, meron fixed light dun. Meron fixed light dun sa CCN. Ano? I-check mo yung battery dun. Pagka meron dun, at may output naman yun, pabalik na naman yun sa supply. Ano? Yun. Yun ang tingnan mo muna, yung supply dun sa ignition switch. Ano? Pero, pagtabo lahat ng fuse, may posibilidad na putol yung wire. Babaybayin mo na yan sa dashboard o kaya dun sa ilalim. Yan. Yan ang may bibigay ko sa iyong tip. CJ Ipan, maraming salamat sa iyong katanungan. Ano? Salamat sa pag-subscribe. Abangan mo ang mga susunod kong video.